everyone! How's everybody? I hope nasa mabuti po kayong kalagayan, especially ang mga kapwa ko OFW sa buong mundo. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Hello po sa inyong lahat. Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ako nga pala si Mercy Sim. Ako po ay isang caregiver dito sa Israel. More than 15 years na po ako nagtatrabaho dito. Hindi ko alam kung na-stress ako, na-depress ako. Kasi guys, bumalik na naman yung aking heavy period. TMI po, last week guys, spotting lang, medyo mahina lang yung period ko. But yesterday, hanggang ngayon, sobrang heavy. Talagang sobra akong nahihilo, yung vision ko, iba, as in. Kaya yung neighbor ko, si Lorraine, ang aking kaibigan dito sa fourth floor, dito sa care home. Talagang maganda guys pag mayroon tayong mabait na kaibigan. Talagang sa oras ng kagipitan, sa oras na kailangan mo, nandyan sila. Kaya ang magandang gawin natin laging makisama ng maayos, makisama tayo ng mabuti sa ating mga kapwa OFW pag tayo nasa abroad. Para pag sa oras ng kailangan mo ng tulong, may tutulong sa'yo. Kailangan ng attitude ng isang OFW ay humble, marunong makisama, hindi yung mataas ang ilong, mayabang, kasi sa oras ng kagipitan o sa oras na kailangan mo ng tulong, walang tutulong sa'yo. Kasi nga, masama ugali mo, kaya kailangan mabait ka, humble ka, marunong ka makisama pag isang OFW ka para marami kang friendship, di ba? So, sabi ni Sis Lorraine, yung aking friendship dito na kabilang room, uminom daw ako ng insure. Ito ay insure ni Lola. So, humingi ako kay Lola ng isa. Uminom ako nito kanina. Kasi talagang sobrang umiyak ako guys ng isang oras yata akong umiyak. Alam mo yun, yung ako, pang MMK na naman ba ito? Magiging emotional na naman ako. Mahirap guys magkasakit sa ibang bansa pag isa kang OFW na malayo sa pamilya. Kasi kagaya nito, chicken soup, sabi ng employer ko, ito daw ay malaking tulong pag masama ang pakiramdam, pag mahina, pag nanghihina ka, ganun. So maganda raw na chicken soup ang kainin. Ay expert akong magluto ng chicken soup. Dahil sa previous employer ko, ito talaga ang kanilang favorite na pagkain. Talagang ito guys ay very effective sa may mga trangkaso, sa may mga may sakit. Ito ay very effective na pagkain na nakakatulong para lumakas ang katawan, ang immune system. Pampalakas to guys ng immune system, chicken soup. So habang ako ay nagluluto, tumutulo talaga yung luha ko. Kasi alam mo yun, hilong-hilo ako, hilong-hilo, hinang-hina ako dahil sa dami ng dugong lumalabas sa akin. Tapos kailangan ko magluto ng pagkain ko para makakain ako. Mahirap magkasakit guys sa ibang bansa. Wala mag-aalaga sa'yo, kundi ikaw lang. Sarili mo. Alagaan mo yung sarili mo. Kailangan mong lumaban. Pag isa kang OFW, tapos dumating yung ganitong sitwasyon, yung magkakasakit, kailangan mong magpakatatag. Kailangan mong lumaban. Mag-pray muna ako, guys, ha? Kasi wala pa akong kain maghapon. Kasi wala akong panglasa. Wala akong ganang kumain. Lord, bless this food in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Kain po tayo, guys. Sa 15 years ko dito sa Israel sa pagtatrabaho sa caregiver, ang dami ko na pong sakit na pinagdaanan. Natanggalan na po ako ng gallbladder, nagkaroon ako ng pancreatitis bago ako natanggalan ng gallbladder. Yun, tapos ito na naman ngayon. Nagkaroon pa pala ako noong 2011, nagkasakit pa pala ako guys ng skin asthma, yung para siyang ketong, yung puro parang galis, yung galis na sobrang kati.
Basta, yung parang na-allergy ako sa pollen. Yung pollen, yung allergy daw ako sa ano, na-allergy daw ako sa mga bulaklak na nahuhulog, yung pollen. Yun. Grabe, 1 month ako nung nakaratay sa banig. Sa higaan lang ako, talagang nagkakarni yung mga balat ko, guys. Yung katawan ko, sobrang kati, wala akong tulog. Kamot lang ako ng kamot, yun. Nagkaroon din ako ng sakit na ganun. Tapos ngayon, ito na naman. Kaya guys, sa Lunes, babalik ako sa doktor ko. Kasi tinanong ko siya, sabi ko, kung just in case na bumalik yung heavy period ko, yung pagbi-bleed ko na ganito, anong gagawin ko? Sabi niya, hindi mo na kailangan ng appointment, bumalik ka lang sa akin. Sa awa ng Diyos guys, okay naman ang result ng biopsy ko, tsaka yung pap smear, okay naman. Wala naman daw diferensya, okay naman daw lahat sa loob. Pero syempre, nag-worry pa rin ako sa ganitong heavy period na ganito na hindi humihinto. Yung binigyan ako ng gamot na good for 3 days, huminto nga, tapos bumalik na naman. Hindi ko maintindihan kung ano ito eh. Na ano na ako guys, na-stress ako. Iyak ako ng iyak kanina. Nag-vlog ako guys, kahit masama ang pakiramdam ko kasi tinuring ko na kayong kaibigan. Pag nasa harap ako ng camera, feeling ko andyan kayo lahat sa harapan ko, nakasama ko kayo. Yung nakakapag-open ako ng nararamdaman ko sa inyo. Ganun. Kaya maraming salamat guys sa patuloy niyong pagsusuporta sa akin. Mahirap guys magkasakit sa ibang bansa. Kasi kahit masama yung pakiramdam mo, magtatrabaho ka pa rin. Hindi naman ako nagko-complain kasi trabaho ko talaga to. Pero alam mo yun, sa sitwasyon ngayon guys, dito sa care home guys, sobrang higpit dito. Kahit gusto kong magpahinga sa apartment ko, mag-leave, hindi mo na ako magtrabaho, hindi ko magawa ngayon. Kasi hindi pumapayag yung manager namin dito ngayon na kumuha ng replacement galing sa labas kasi nga dahil sa sakit na kumakalat. Nag-iingat lang yung manager namin dito sa care home kasi nga pinoprotektahan dito yung mga matatanda. Kaya hindi basta-basta guys ako makapag-leave sa trabaho. Kasi hindi ko pwedeng iwanan yung matanda ko kasi kawawa talaga si Lola pag iniwanan ko. I'm so blessed guys kasi naintindihan na ako ng employer ko tsaka yung anak ng amo ko. Sabi niya, don't worry, you will be fine. Kasi nga, sabi ko, nahirapan na ako sa kalagayan ko na ganito. Hindi na tumitigil yung dugo ko. Sabi ko, kaya nga sabi niya, sabi ng amo ko, kaya nga bumalik ka sa doktor. Tanungin mo kung bakit ganyan. Baka meron silang magawa na solusyon. Nalulungkot lang talaga ako guys, kaya po ako nag-vlog kasi feeling ko andyan kayo, nakausap ko para malibang din ako. Si Lola ko tulog na. Si Habi ko guys, busy rin siya sa trabaho niya. Hindi niya rin pwedeng iwanan yung matanda niya, yung mga alaga niya. Yung alaga niya, couple. Hindi niya rin pwedeng iwanan. Tsaka hindi rin siya pwedeng pumunta dito sa akin dahil mahigpit dito sa care home, guys. Hindi pwedeng pumasok dito mga outsider. Kaya awang-awa din sa akin si Habi. Paki-visit niya rin, guys, yung channel ni Habi, Rex Merino, guys. 11 years na kami nagkasama ni Habi. Pero wala kaming anak. Hindi ako nagkaanak. Ganun talaga siguro. Yun talaga siguro ang will ni Lord. Supposed to be guys, nabuntis ako 3 years ago. Pero 2 months lang si baby, nahulog. Naras pa ako. Kasi daw, kailangan pala daw yun, bed rest. Hindi pwede magtrabaho. Hindi ko naman alam na bawal pala magtrabaho. Lagi naka-wheelchair si Lola, tinutulak ko yun. Masailan pala ako magbuntis. Wala na, hanggang ngayon hindi na ako nabuntis ulit.
advice ko po sa may mga planong mag-abroad, kahit sa ang bansa, dito man sa Israel or sa Saudi, kung saan man, maging strong kayo. Maging determined kayo, maging positive kayo, maging courageous kayo. Kailangan talaga na maging determinado kayo. Sa oras na magkasakit kayo, ilayo lang. Kailangan talaga na do your best na ano, tulungan yung sarili mo, lumaban. Lilipas din ang lahat. Pray lang. Walang imposible sa Panginoon. Lagi nating hilingin sa Panginoon ng kagalingan. Tapos makisama tayong mabuti sa ating mga kapwa Pilipino sa ibang bansa. Piliin natin ang mga kapwa natin na pagkakatiwalaan, na ano, hindi basta-basta din magtiwala. Ganun, makisama tayong mabuti, maging humble, maging mabait, marunong tayong makisama dapat para sa oras na kailangan natin ng tulong, mayroong tutulong sa atin. Okay guys, hanggang dito na lang po ang aking vlog. Thank you so much guys sa pagsama nyo sa akin. Kung nagustuhan nyo po itong aking video, I hope na makapag-subscribe kayo at sana huwag nyo kalimutang pindutin ang notification bell para updated kayo sa aking mga future videos. Don't forget to like and share. Thank you so much guys. Keep safe everyone. Love you all. God bless.